Pagpalang umaga po sa bawat isa, purihin po ang Diyos. Hallelujah. Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, sa mga nasa Pilipinas. At mapagpalang gabi or hapon, tanghali po sa mga kapatid po na nasa ibang lugar po. At dito po, ang ating morning devotion ay magmumula po sa Door of Faith Church, Ajman, United Arab Emirates po. At kasalukuyan po ang oras po dito ay 1:30 ng madaling araw po. Salamat po sa kalakasan na nagagaling sa Panginoon at salamat po, purihin po ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Nais ko pong malaman kung maayos po ba yung audio ko. Maari po bang makitype ng amen po? Kung maayos po yung ating audio, naririnig po ba ng maayos? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po sa pag-comment po na maayos po ang ating audio. At ngayon po, tayo po'y magpapaumpisa na sa ating morning devotion. At muli po, ako po si Pastora Lotti mula po sa Door of Faith Church, Ajman, United Arab Emirates, sa pangunguna po ni Pastor Raymond Viudes at ni Pastor Joel Mazaredo. Hallelujah. At bago po tayo tumunghay at mag-aral ng salita ng Panginoon, tayo po muna ay umawit sa ating Diyos. Hallelujah. Sabayan niyo po ako, awitin po natin yung tulungang manatili. Hallelujah. Hallelujah. Sa buhay ko'y laging dalahangin na magamit niyo sa inyong gawain. Puso ko'y nagnanasa na higit kayong makilala, Hari at Panginoon ng lahat. O Diyos, ito ang panalangin ko na maialay sa inyo buong puso at isip ko, buong lakas at buhay, Panginoon. Tanging sa inyo lamang ibibigay sa kalooban niyong banal, tulungang manatili upang ako sa inyo'y hindi magkamali. O Diyos, ang tanging nais ko. Amen. Hallelujah. Ay di na mawalay pa sa inyo. Jesus, itong samu ko. Hallelujah. Minsan pa nga po sa umpisa. Hallelujah. Hallelujah. Sa buhay ko'y laging dalahangin na magamit niyo sa inyong gawain. Puso ko'y nagnanasa na higit kayong makilala, Hari at Panginoon ng lahat. O Diyos, ito ang panalangin ko na maialay sa inyo buong puso at isip ko, buong lakas at buhay, Panginoon. Tanging sa inyo lamang ibibigay sa kalooban. O Diyos,
Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, tulungan niyo po kami na manatili sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon kami ng kalooban na banal. At tulungan niyo po kami na manatili lamang sa inyo, na hindi po kami magkamali at hindi po kami malinlang ng kaaway, Panginoon. Hallelujah. At ang tanging nais namin, O Diyos, ay hindi na mawalay sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Karapat dapat po kayo sa aming mga papuri, pagsamba. Kayo yung Diyos na tapat at dakila na aming pinaglilingkuran, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Sa umagang ito, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo sa kalakasan, sa napakagandang umaga na ibinigay niyo po sa amin, sa bagong pag-asa, O God. Sa panibagong hininga, sa panibagong buhay, Panginoon, sa pagmamahal niyo, Panginoon, maraming maraming salamat po, O God. Hallelujah. Lord, sa umagang ito, sa pag-aaral po namin ng inyong salita, ay kami po ay muli lumalapit sa inyo, nagpapalinis anuman po yung aming mga karumihan sa isip, sa salita at sa gawa, O God. Kami nga po inyong pakalinisin at bigyan niyo po kami ng puso at kaisipan na bukas at nagpapaturo po sa inyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po kaming samahan ng banal na Espiritu, Panginoon. Malaya po kayong makakilos, Panginoon, at makapangusap ng inyong mga mensahe sa buhay ng inyong mga anak, sa bawat isa po na nakatunghay po dito sa FB Live, O God, at sa tutunghay pa po dito, Panginoon. Lord, ganun din po, patuloy niyo lamang pong i-anoint, Panginoon, ang inyong lingkod. Langisan niyo pong aking mga labi, tanging mga salita niyo lamang po ang mamutawi sa aking mga bibig, at ang tanging kadakilaan at kaluwalhatian niyo po ang makita sa aming pag-aaral sa umagang ito. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin, Ama, sa tanging pangalan po ng inyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Diyos. Muli, isang magandang umaga po sa bawat isa. At sa mga bagong tunghay po, ang ating pong morning devotion ay nagmumula po sa Dorothy Church, Ajman, United Arab Emirates po. Hallelujah. At ngayong umaga po, ang ating pong devotion or ang ating pong verse ay magmumula po sa aklat po ng Roma, chapter 7, verses 22 to 23. Samahan nyo nga po akong magbukas sa aklat po ng Roma, chapter 7, verses 22 to 23. Basahin ko po sa inyo sa ang salita ng Diyos po version. Sa 22, ganito po ang sinasabi, sa kaibuturan ng aking puso, nalulugod ako sa kautusan ng Diyos. Sa 23, pero may mga napapansin akong ibang kapangyarihan na kumikilos sa aking pagkatao na sumasalungat sa pagsunod ko sa kautusan na alam ko. Dahil dito, naging alipin ako ng kapangyarihan ng kasalanang likas sa aking pagkatao. Hallelujah. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, pinamagatan ko po ang ating pag-aaral sa umagang ito ng Battlefield of Our Mind. Larangan po ng digmaan ng ating isip. Meron po kasing mga kapatid na tatlong types ng ating kaisipan. Ano po yung tatlong types or the three types of mind? Ang una po is yung carnal minded. Pangalawa, spiritual minded. At yung pangatlo po is carnal Christian minded. Ano po yung carnal minded? The mind which is focused on fleshly and worldly things. This is so-called self-centered minded po. Yung mga nakafocus po sa mga makamundong bagay, ano po, yung mga nakafocus po sa laman, ano po, ito po ay self-centered minded or yung carnal minded. And yung pangalawa po, yung spiritual minded, the mind which is focused on heavenly things and purpose of Christ. This is so-called Christ minded. Yung pangatlo po is the carnal Christian minded, which is the mind one spot on pleasure of life and one spot on spiritual things. This is so-called double-minded. Ano po? Alam nyo po mga kapatid, there is a great battle going on our mind. Amen po ba? And ayun po yung mayroong pong labanan na nagagana po sa ating isipan. Yun po yung sa pagitan ng puwersa ni Satanas at ang puwersa po na ni Kristo Jesus para sa isipan po natin. So,
tanong ko po ngayong umagang ito, mga kapatid, what kind of mindset are you today? Anong klaseng mindset po meron kayo o tayo ngayon? Ano po? Masasagot niyo po yan sa inyong mga sarili. Kayo po ba ay carnal-minded, spiritual-minded, or carnal-Christian-minded? Ano po? Sabi nga po sa Biblia, the man thinks so he is. Sabi po sa Proverbs 23:7, for as he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, saith he to thee, but his heart is not with thee. Ano po? The way you think, the way who you are, mga kapatid. The Bible says, being carnal-minded po is leading you to death. And being spiritual-minded, leading you to life and peace. Amen? Being, ulitin ko po, sinasabi po ito sa Biblia, being carnal-minded is leading you to death. And being spiritual-minded, leading you to life and peace. Sabi nga po sa aklat ng Roma chapter 8 verse 6, ang kahinatnan ng pagsunod sa nais na makasalan ng pagkatao ay kamatayan, pero ang kakahinatnan ng pagsunod sa nais ng banal na espiritu ay kapayapaan at buhay na walang hanggan. So God simply give us the free will to choose either to death or life. God simply give us the free will to choose either the hell or heaven. Ano po? Sabi nga po sa Deuteronomio chapter 30 verse 19. Sa araw na ito tinawag ko ang langit at lupa na maging saksi kung alin dito ang pipiliin ninyo. Buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Piliin sana ninyo ang buhay para mabuhay kayo ng matagal pati na ang inyong mga anak. So mga kapatid, there is a battle going on in our mind. Marami po talagang battle, ano po, ang ating mga isipan. So if you win, you will have a life, but if you will be lost, you will obtain death. So kung mananalo ka sa battlefield ng ating kaisipan, ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero kung malulos natin ito, kung hindi tayo mananalo, ano po yung mangyayari sa atin? Kamatayan po. Ano po? So ngayon, syempre po, focus po tayo how to win the battle into your mind. Paano po ba natin mananalo tayo doon sa pakikipaglaban, ano po, doon sa battlefield ng ating mga isipan? Ano po? Alam niyo po mga kapatid, Satan has a strategy to defeat you into the battle. Naniniwala po ba kayo doon na si Satanas ay talagang may estratehiya siya para madipit tayo, matalo tayo sa pakikipaglaban natin? Ano po? But Christ has a strategy to guide you to win the battle. Kung si Satanas may estratehiya para madipit po tayo sa ating kaisipan, sa pakikipaglaban po natin, ang Panginoong Jesus po, meron po siyang estratehiya para i-guide po tayo, para manalo po tayo. Ano po? At bibigyan ko po kayo ng tatlong type or the three types of strategies of Satan, how he fight against you. And I would give you also three types of strategies how God guides us biblically to win our battlefield, ano po, in our mind. So, three types po of strategies ni Satan para ma-defeat tayo sa battle mind ng ating mga isipan. So, ano yung unang strategy ni Satan? He blinded the mind and the soul. Sabi nga po sa ikalawang Korinto chapter 4 verse 4, ano po? Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na nagahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hallelujah! Satan just simply blinded the soul to be defeated. Ano po? Talagang lililingin niya tayo, lalasunin niya yung isipan natin. He blinded the soul through what? Sa pamamagitan po ng ano? He blinded us through deception or temptation and lies.
This is what he did to Eve and Adan. Yun po yung ginawa niya kay Eve at Adan. Ano po, may pantotokso, may kasinungalingan. That's why many souls po are suffering from sickness, death, and sin sa kapanahunan po natin ngayon. Satan tempt, he deceive, and he lies po sa ating isipan. Kaya mga kapatid, how many times Satan has lied to you? How many times he has lied to you? Gaano po karami beses na ba na tayo ay nilinlang, ano po, ni Satanas? How many times he deceived you? How many times he tempted you? Ngayon po mga kapatid, ang kaaway si Satanas has been destroying the lives of the young people. Hindi lang po siguro mga kabataan, kundi tayo na rin po. Ano po, ng mga, hindi naman po ganun katandaan, ano po. Dinidestroy niya, but lalo tigit po yung mga kabataan. Sinisira ngayon ni Satanas ang buhay ng mga kabataan sa pamamagitan po ng mga discarding ito. Ngayon mga kapatid, have you seen the plan of Christ into your life today? Nakikita niyo po ba yung plano ng Diyos, yung layunin ng Diyos sa buhay ninyo ngayon? At nakita niyo na po ba, have you seen His purpose? Have you seen His will into your life? Kasi kung hindi po natin nakikita yung will ng Panginoon, yung plano, yung layunin ng Panginoon, yung purpose ng Panginoon sa atin, ay hindi rin po natin nakikita yung ilaw na nagmumula sa Panginoon sa buhay natin. So kung hindi po natin nakikita yung ilaw na nagmumula sa Panginoon sa ating buhay, it may be Satan has blinded you. Malamang sa malamang ay binubulag, nililinlang ka na po ni Satanas. Ano po? Ngayon, marami po, yes, maraming nakakakilala sa Panginoon, pero hindi naman po nakakasunod sa kalooban ng Diyos. At marami ding mga kaluluwa na talagang, siguro nga minsan pa Kristiyano, ay talagang nalilinlang ng diablo, ng kaaway. So the same strategy he has been doing today. Ano po? He whispered into one soul to deceive, tempt, and lies. So, some deceptions, lies, and temptation. Ano-ano po ba yung mga temptation na yan? Ano po? Yung iba, kaya nga po sabi ko, hindi nga lang yata po sa mga kabataan, sa panahon na natin ngayon, talagang yung mga mobile games, online games, ano po, yung iba pa nga online sugal. Di po ba? At yung iba pa, it's all right to listening a worldly music. Yung iba pa, it's all right to watch K-pop dramas and love story. It's all right to give more time sa SOCMED, sa YouTube, sa panonood. Ano po? At siguro pa nga po, meron pang ayos lang sa kanila makapanood ng mga porn. Ano po? At sa iba rin, it's all right to have a relationship to anybody. To be in love to anybody, even if it is not the will of God. Di po ba? Kahit pa yung babae sa babae, lalaki sa lalaki. Ano po? We knew that Satan came to destroy, kill, and steal us. Ano po? To destroy our spiritual life. And to steal ng ating mga oras. Ginagawa niya rin pong busy yung ating kaisipan. At makapag-focus tayo sa makamundong bagay. Ano po? So hinihila ni Satanas tayo pababa para maadik sa mga bagay sa mundo, para tayo ay kanyang matrap. Pero sabi nga po sa ano? Sabi po sa 1 John chapter 2 verses 15 to 16,
Sa unang Juan chapter 2, 15 to 16, huwag ninyong iibigin or huwag ninyong ibigin ang mundo o ang makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata at ang mga anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. Hallelujah! Ginagawa ang bitag po ng kaluluwa ng hawla ng mundong ito na manipula po ng kapangyarihan ni Satanas upang tayo ay mawala po sa larangan ng digmaan ng ating isip. Pero what the Bible says, so that our mind not be entrapped sa mga ganito pong sitwasyon. Ano po yung sinabi sa Bible para hindi po tayo matrap sa mga ganitong sitwasyon? Focus on God. Mag-focus po tayo sa Panginoon. Sabi po sa Colossians chapter 3 verse 2, doon ninyo ituon ang isip ninyo at hindi sa mga makamundong bagay. So mga kapatid, in order to win us the battlefield, sa battlefield po ng ating isipan, is we must focus po on heavenly things, spiritual things, and the God's purpose po. Let our mind focus on God, so para po makapag-establish po tayo at hindi po tayo malinlang o matalo ng kapangyarihan ng kaaway. Hayaan po natin na makapag-focus yung ating isipan sa Panginoon upang tayo po ay mas maging matatag at hindi matalo sa kapangyarihan ng Diablo. Sabi nga po sa Isaiah 26 verse 3, Panginoon, bigyan niyo ng lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo. For you to win the battlefield, kapatid, sa ating isipan, you must keep your mind out of the worldly things. Para mapanalunan mo yung laban ng iyong isipan, kailangan mong ilayo ang iyong isipan sa makamundong bagay. Amen po ba? At para maging matatag sa Diyos, sa ating pananampalataya, ano po? At maging matatag tayo sa Diyos upang ang ating pag-iisip ay hindi matalo, kundi maging maka-Diyos po ang ating isipan. Iingatan ng Diyos ang ating isip sa pamamagitan po ng Kanyang kapayapaan hanggang tayo po ay nakafocus sa Kanya. Amen po ba? Sabi nga po sa Filipos 4:7, kapag ginawa ninyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. So, we must focus on the Word of God and Holy Spirit as spiritual weapon po to defeat the devil into a battlefield of our mind. So, kaya dapat nakatuon po tayo sa salita ng Diyos at sa banal na Espiritu bilang isang spiritual po na sandata natin upang talunin po ang Diablo sa larangan po ng labanan ng ating isip. Amen po ba? So, yung pangatlo pong strategy ni Satan, ano po, para madipit tayo sa larangan ng ating battlefield po ng ating isipan is He defiled the mind of the soul. Sabi nga po sa Tito, chapter 1, verse 15. Sa English muna po, basahin ko po sa inyo. To the pure, all things are pure, but to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure, but even their mind and conscience are defiled. Sa Tagalog po, sa mga malilinis ang isip, lahat ng bagay ay malinis. Ngunit sa mga marurumi ang isip at hindi sumasampalataya ay walang anumang malinis. Ang totoo, narumihan ang kanilang isipan at budhi. Kaya nga, si Satan, he just simply defiled your mind to be tainted by sin and corrupted by his evil ways po. Dinudungisan ni Satanas ang ating isipan para madungisan tayo ng kasalanan at masira po ng kanyang mga evil ways, ng kanyang mga masasamang kaparaanan. At sa mga ganyang pamamagitan pong ganyang pakanani Satanas, ano po,
Yan po yung pakanan na mawawala ka talaga sa larangan ng digmaan ng ating isipan. And He defiled the mind through what? Dinudugin sa niya po ang ating isipan sa pamamagitan ng ano? Here are some lists po, how he defiled, how Satan defiled the mind of the soul. Narito po ang ilang listahan kung paano niya dinudungisan ang isipan natin. Ano po, negative thoughts, mga negatibong kaisipan, masasamang kaisipan, pleasure-minded, matigas ang ulo natin, naliligaw ang ating isipan, lagi tayong nagdududa. Ano po? So mga kapatid, how many times you are being negative into your mind? Ilang beses ka po ba nagiging negatibo sa iyong kaisipan? Isipin niyo po, Satan defiled your mind with negative thoughts so you could not see God's power, love, and grace to your life. Dinudungisan ni Satanas ang iyong isipan, ang ating isipan upang sa pamamagitan po ng mga negative thoughts upang hindi po natin makita ang kapangyarihan, ang pag-ibig at biyaya ng Diyos sa ating buhay. So, how many times naman po your thought being evil? Ilang beses naman po na yung mga iniisip natin ay masama? Ano po? So, Satan defiled your mind with evil thoughts. So you could not see the goodness of God to your life and could not come close to God's presence. Sabi nga po sa Genesis 6:5, nang makita ng Panginoon ang mga ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang at ang palagi nilang iniisip ay masama. Grabe, ano po? At Satan defiled din po our mind with pleasure. So we could be stuck on earthly things and not be focused on spiritual things. So dinudungisan din ni Satanas ang ating isipan sa mga pleasure upang tayo po ay makatuon sa makalupa, mga mundong bagay at hindi makatuon sa ating spiritual. Sabi nga po sa mga ngaral 7:4, laging iniisip ng marunong ang kamatayan pero ang hangal, ang laging iniisip ay kasiyahan. Eh ngayon naman mga kapatid, ilang beses po ba pinagdududahan yung ating kaisipan, yung ating pag-iisip? Ginagamit din po yan ni Satanas para hindi po tayo manatili or maging matatag ang ating pananampalataya. Sabi nga po sa Santiago 1:8, dahil nagdadalawang isip siya at walang katiyakan sa mga ginagawa niya. Eh, gaano naman po kadalas tayo na naliligaw sa Panginoon? Para hindi, alam niyo po, ginagamit din ni Satanas yan, yung astray-minded. So, you could not see the way of God. Hindi po natin makikita yung kaparaanan ng Panginoon or yung papunta natin sa Panginoon. Sabi nga po sa Kawikaan 21:16, ang taong lumilihi sa karunungan ay hahantong sa kamatayan. Eh ngayon po, ilang beses naman po nagiging matigas ang ulo natin sa Diyos, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ginagamit din po yan ni Satanas para hindi po tayo makasunod sa Panginoon. Sabi po sa Ezekiel chapter 2 verse 4, matitigas ang ulo nila at mga lapastangan sila. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsusugo sa iyo sa mga taong ito para sabihin ang ipinapasabi ko sa kanila. Eh yung being darkened mind naman po, ginagamit din po ni Satanas yan. Yung nagdidilim na yung ating kaisipan para hindi po natin makita ang ilaw ng Panginoon. Sabi po sa Efeso 4:18, dahil nadiliman ang isipan nila sa pangunawa ng mga spiritual na bagay at nawalay sila sa buhay na ipinakaloob ng Diyos, dahil sa kamangmangan nila at katigasan ng kanilang puso. Alam niyo po mga kapatid, lahat ng mga binanggit po natin, yan po yung estratehiya ni Satanas para masira po ang ating buhay, ang ating spiritual. Ang lahat po ng mga bagay na ito ay diskarte ni Satanas. Ano po? Inaatake niya yung ating isipan upang talunin po tayo sa ating spiritual na pakikidigma natin.
ano po. So that's why sometimes we just simply senses. Kaya minsan ano eh, actually hindi minsan eh, kadalasan eh, na nakakaroon tayo ng mga thoughts ng discouragement, ano po, ng takot, confusion, pagkalito, insecurity, jealousy, anger, thoughts of self-destruction, ano po. Kasi nga, yan po yung ito yung epekto ng mga estratehiya, ano po, ni Satanas na talagang inaatake ka na ng kaaway. So, ano po yung sinasabi ng Biblia dito? How to overcome the wiles of the devil? Paano madaig ang mga lalang ng Diablo? Hingi lang po ako mga kapatid ng kaunti pang minuto, ano po? So, paano po natin ma-overcome? Paano po natin madadaig ang mga lalang ng Diablo? Be spiritual minded, mga kapatid. Roma 8:6. Ang kahihinatnan sa pagsunod na nais ng makasalanang pagkatao ay kamatayan, pero ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng banal na espiritu ay kapayapaan at buhay na walang hanggan. Spiritual minded, it means to be Christ-like minded. Ang spiritual po na pag-iisip ay nangangahulugan ng pagiging katulad po ng isipan ng Kristo Jesus. Ano po? Para po ma-overcome natin yung ini-inject ni Satanas sa ating isipan, kailangan po natin maging spiritual minded. And Christ can protect us if we just simply submit our mind sa will po ng Panginoon. And spiritual minded means Christ is the center of your decision no matter what you are going to do. Spiritual minded ibig sabihin po, magiging Christ center po. Lahat po ng decision natin, ibig sabihin sa ang pag sinabi pong lahat, lahat po eh walang exemption. So kailangan lahat po ng decision natin ay nakasentro po ang Panginoong Jesus. Ano po? Isipin po natin yung mga spiritual na bagay para matalo po natin ang mga taktika ni Diablo. Ano po, ni Satanas na pumapasok sa ating isipan. Sabi nga po sa Filipos 4:8, bukod dyan mga kapatid, lagi ninyong isipin or isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis at kanais-nais. Dyan po tayo mag-meditate mga kapatid. Sa mga katangian, sa mga ganyang bagay. Sabi, bukod dyan mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na ano po, mabuti at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. So in order to win your battle, kapatid, Christ must be the center of your mind. We know that Christ came to destroy the works of the devil. Amen po ba? Christ must be the center of our mind, and we know that Christ came to destroy the works of the devil. Amen. Hallelujah. So bilang pagtatapos po, ano po, ito po yung ating conclusion. Alam niyo po mga kapatid, palagi tayong nahaharap sa ganyan eh, sa larangan ng digmaan ng ating isipan. Kaya bilang Kristiyano, bilang tayo lingkod, mananampalataya, para tayo po ay manalo sa labanang ito. Narito po yung tatlong biblical na patnubay sa atin upang maging isang, maging, hindi po tayo talunin ng kasamaan. Una po, your mind must be renewed. Sabi po sa aklat ng Roma 12:2, ano po? Huwag ninyong tularan ng mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Huwag ninyong baguhin kayo, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Pangalawa, your mind must be focused on spiritual things. Colossians 3:1-2, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo ituon ang isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay.
At pangatlo, your mind must be spiritual minded. Roma chapter 8 verse 6. Ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng makasalanang pagkatao ay kamatayan, pero ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng banal na espiritu ay kapayapaan at buhay na walang hanggan. Di po ba ang sarap? Kung gusto mo ng kapayapaan at buhay na walang hanggan, abay, sumunod tayo sa nais ng banal na espiritu at yung ating isipan ay maging spiritual minded. Focus on spiritual things. And our mind must be renewed, mga kapatid. So, higit po sa lahat, mga kapatid, mag-ingat po tayo sa iniisip natin dahil kontrolado po ng ating mga isipan ang ating buhay. Amen po, ulitin ko po, higit po sa lahat, mag-iingat po tayo sa ating iniisip dahil kontrolado po ng ating isipan ang ating buhay, kaya dapat po nakasentro po ang Panginoon sa ating mga buhay and must be spiritual minded po tayo. Amen po ba? So, salamat po sa Panginoon. Purihin po ang ating Diyos. Nawa po ay nakuha natin ang mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe niyo po sa umagang ito, O God. Hallelujah. Lord, dalangin namin ay hindi lang po namin ito narinig, kundi magrema ito sa aming mga isipan, sa aming mga puso, at maisagawa po namin ito, Panginoon. Hallelujah. Maisagawa namin ito sa aming buhay, Panginoon. Makita ito sa aming buhay. And Lord, dalangin namin, O Diyos, hallelujah, tulungan niyo kaming manatili sa inyo lamang, Panginoon. Tulungan niyo po kami na lagi ang isipan namin ay nasa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Hallelujah. At lagi po kaming tulungan at samahan ng banal na Espiritu, nang sa ganun ay lagi pong may tagaturo sa amin, may tagapag-udyok sa amin ng tama, Panginoon. Hallelujah. Nang hindi po kami madala ng lalang ng Diablo, Panginoon. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, na yung banal na Espiritu na nasa sa inyo, yun din po ang banal na Espiritu na nasa sa amin, O God. Kaya alam namin, O Diyos, mapapagtagumpayan po namin ang battlefield po ng aming mga isipan, Panginoon, hanggat kayo po ang nagiging sentro namin, O God. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mensahe, sa inyong mga patnubay, sa inyong mga gabay, sa inyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Na talaga namang gumagabay sa aming Panginoon. Nang sa ganun ay hindi kami magkamali at nang sa ganun ay hindi kami malaglag sa inyong mga kamay, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, ganun din po, maraming salamat po sa buhay ng inyong mga anak na nakatunghay po sa live na ito at sa makikinig pa po. Patuloy niyo nga po silang pagpalaing sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay, sampu ng kanilang mga pamilya, O God. Ganun din, Panginoon, sa mga papasok po sa trabaho o sa mga uuwi pa lang po galing sa trabaho, patuloy na pag-iingat po ang igawad niyo sa kanilang lahat, Panginoon, at anuman at sinuman po ang kanilang makasalamuha, ay kayo po ang patuloy na makita sa buhay nila, O God. Hallelujah. Patuloy na magliwanag ang inyong mga salita sa kanilang buhay, Panginoon. Hallelujah. At anumang gawa ng kaaway sa buhay nila, sa pagtatrabaho, sa pagsasama, sa relasyon, Panginoon, sa pamilya, O God, sa paglilingkod, ay sinasaway po namin. Anumang gawa ng kaaway, anumang lalang ng kaaway, ay sinasaway po namin ito at binabasag sa pangalan niyo, Panginoong Jesus. Ay hindi mo kakakilos ang lalang ng Diablo, ang gawa ng Diablo, ang mga estratehiya ng Diablo, Panginoon. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, sa pangalan niyo, Panginoong Jesus, ay may kapangyarihan, O God, para magtalo namin po ang mga lalang na ito na hindi maganda, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, O God. Hallelujah. Patuloy niyo pong ingatan ang bawat isa at hanggang sa araw po ng bukas ay patuloy niyo pa rin po kaming bigyan ng magagandang revelasyon, Panginoon. Hallelujah. Mga fresh revelations, O God. Hallelujah. Nais po naming maranasan ang inyong kapangyarihan at ang patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu. Hallelujah. Walang hanggang pasasalamat sa inyo, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan po ng inyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas at ng banal na Espiritu.
ang lahat po ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Diyos. Muli, isang mapagpalang araw po sa bawat isa. At to God be all the glory po. God bless us all po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Hanggang sa muli po.